Mega love shoutout po sa mga kaibigan ko na nagbibilad dyan sa tapat ng Onion Storage. Mega love shoutout din dyan sa nagbibilad sa Manggarin. Don't forget to like and subscribe my channel. Shoutout po sa presyo ng aray dito sa Occidental Mindoro. Presyo po, 12 pesos hanggang 14 pesos. Kawawa naman po ang mga magsasama. Kakaotoong sa utang. Ako, pagbili ng gamot. Bono, mga pataba para gumanda ang kanilang mga ani. Ang mga mahihirap ay patuloy na naghihirap dahil hindi sila napapansin ng pamahalaan. Suklian po sana natin ang paghihirap ng ating mga magsasaka. Bago maging bigas ang paray ay maraming proseso at gastos ang nilaan ng ating magsasaka. Kaya suklian po natin ng magandang presyo at sana naman po wag nating baratin ang kanilang mga produkto. Ang oras bago nyo haluin ang kanata, itong binibilad nyo. Kanating oras tapos saka haluin ulit. 10 pesos din yung ano, yung per sacks nyo, tersako. Ilan kayo maghahati doon? Ano? Ah, walo kayo. Ilang daan yan? 150 po. Ah, di parang pano. May 350 rin kayo, ganun, 400, ganun. Ano? 15 isang kaban, ano? Ganun din yung sa kapan? Sa mapaya. Thank you, ha? Dito po sa Occidental Mindoro ay nagsisimula na namang ihanda ang bukid para sa pagtatanim ng sibuyas. Magkano nga ba ang sibuyas ngayon? Ang presyo sa market ay 170 up to 200 pesos. Samantalang nung anihan, 15 to 45 pesos ang presyo. Bago ibenta ni tatay ang kanyang palay ay ibibilad dito ng 2 beses o hanggang 3 beses depende kung tuyo na yung palay na pinabibilad niya para mabili ang palay ni tatay sa magandang presyo. Salamat kami dahil hindi kami dinaanan ng malalakas na bagyo kaya maganda ang mga ani na mga magsasaka natin. Maganda nga ang ani pero mababa naman ang presyo. Kailan kaya natin na makikita ang ating mga magsasaka na nakangiti dahil maganda ang presyo at maganda ang kanilang ani? Nangapon po. Mabalag lang po. Lagi na lang nagsusumamo yung ating mga magsasaka na mura yung palay. Ang the best dyan ay yung magpapasok tayo ng malalaking buyer ng palay. Kasi sa totoo lang, yung mga dinaanan ng bagyo sa Bantang Norte ay talagang sirang-sira yung kanilang mga palanim na palay. Kaya dito lang sa Occidental Mindoro yung magandang ani ng palay. Sa mga ahente at sa mga bayan po natin dyan na nag-iikot dito sa Occidental Mindoro, sana naman po, huwag nyo naman po sanang baratin ang mga naning palay ng ating mga magsasaka. Hindi lang naman po tayo yung gustong kumita. Siyempre po, gustong kumita din po ng ating maliliit na magsasaka. Kaya po, patuloy ang kanilang pagsasaka kahit na taon-taon sila nangungutang para may pampuhunan sa kanilang pagsasaka. Kaya pinapabilad ni tatay yung kanyang palay dahil pagtuyo ang palay ay nagkakahalaga ng 19 pesos. Thank you, ha!
Ang pangalan, sir, ang pangalan? Ray Ugay po, sa Andy Ugay. Ah, sige, sige. Make a shout out, sir. Ano yung documentary channel? Okay. Pulo namin yan. Sige, sir, nandito kayo. Pasok kayo doon. Para mga subscribe kami. Ah, sige po. Thank you. Idadala na sa NFA? Ilang bilad yan, kuya? Dalawang bilad. Ah, dami. Ilan yan, sir? Ilang sako? 80 pag-apat kayo, no? Nasa 350, ganun. Sige, sir, ha? Salamat. Sa pagpapabilad ni tatay ng kanyang palay ay nagkakahalaga ng 15 pesos per sako. Halimbawa ay 5 tao yung kanyang tagabilad, hati-hati sila sa 15 pesos na yun sa isang sako. Pag halimbawa po, Fan, di ba pinenta po natin yan, no? Magkano po sa NFA yan pag pinasa sa NFA? 18 isang kilo. Ah, hindi po siya 19. 18. 19, ang 20 sako. Ah, sa koopo. Pag ano po, halimbawa binenta niyo po ng ano, ng sariwa sa mga buyer. Opo, sa 14.50, napakababa po. Ano? Ilang bilad yan, tay? Halimbawa po, Pan? 2 bilad bago ano, bago na ibenta sa NFA.